ko sinishare sa inyo guys itong video ko. Madali lang. Kasi napapansin ko mostly sa mga computer technician na mga group or mga page, madami kasing issue na ganito. So marami akong nababasa na walang display, blackout, ayaw mandar, ayaw miss video. Sasabihin lang ni Kuya Thonz ang naging solution niya sa issue na ito. So yun nga, unang-una, ang suspect ko is yung video card. So Happy New Year, ka-PC guys! It's been a while and welcome back to my channel. So, ayun nga, Christmas and New Year, tapos na. So, balik tutorial tayo. So ngayon, meron tayong isang client or I must say, meron tayong isang suki na may issue ang kanyang unit. So ang ginawa niya, dahil medyo busy si Kuya Thonz sa trabaho, so ang sabi ko sa kanya, padalan niya na lang dito sa bahay and then pag-uwi ko galing work, dun ko na lang i-check. So ang initial report niya sa akin is nag-upgrade daw siya ng GPU. Nag-upgrade siya ng video card. But unfortunately, pagkalagay ng graphic card, nagdo-display yung kanyang unit. So at first tinuruan ko siyang mag-isolate, tinuruan siyang mag-troubleshoot, but then hindi niya pa rin nagawa. So that's why nandito ang kanyang unit. So hindi ko na papatagalin pa, panoorin niyo na yung tong video tutorial ni Kuya Thonz. I'm sure may malalaman at may matututunan kayo dito. So bago simulan ni Kuya Thonz, maraming salamat sa mga nakapag-subscribe na. And then, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe to my YouTube channel, Kuya Thonz PC Guides. So, okay? Panoorin nyo lang, gagawin natin yung step-by-step troubleshooting. And hopefully, mapaandar natin agad tong unit niya dahil ginagamit niya kasi ito sa online schooling. Anyway, online school, pero tingnan nyo nga naman yung specs niya, pang gaming PC at the same time. So, without further ado, try ko lang plug in lahat ng peripherals and then check na natin guys. So okay guys, na-connect ko na lahat ng peripherals. So again, shout out kay Sir Dylan Sablan, sa kanya pala tong unit na to. And then dagdag ko lang, bakit ko sinishare sa inyo guys tong video to? Madali lang. Kasi napapansin ko mostly sa mga computer technician na mga group or mga page, madami kasing issue na ganito. So marami akong nababasa na walang display, blackout, ayaw mandar, ayaw magboot. So guys, eto na yung chance na para at least before kayo magtanong, right after nyong mapanood tong video ni Kuya Thonz, tong tutorial na to, for sure, magkaka-idea kayo kung paano nyo i-troubleshoot ang sarili nyong unit. And for free, di ba guys? So, parang sinishare ko na din yung idea and knowledge ni Kuya Thonz sa inyo para at least bago nyo dalhin sa mga computer shop, mag-DIY muna kayo para makatipid kayo. So, other than this, marami na akong video tutorials na nailabas. So browse nyo lang lahat ng aking videos. May mga playlist naman dyan kung tingin nyo nandun yung issue nyo or tingin nyo nandun yung problema na kailangan nyo ng solusyon. So panoorin nyo lang lahat ng videos ni Kuya Thonz. May mga title naman yon. So piliin nyo lang yung kung ano yung issue ninyo. So 100% makakatulong ang mga videos ni Kuya Thonz. Or if not, you can PM me anytime sa aking FB page, which is Kuya Thonz PC Guides. Basta libre ako, sasagot at sasagot ako sa mga queries nyo. Okay guys, so nakasaksak na lahat. I-turn on ko. Ayan. So gumana na. And then ang unang-unang napansin ni Kuya Thonz is ayun nga, may power yung system unit. And then, nag-shutdown siya. And then, nag-power on. And then, nag-shutdown. So,
Ano kaya ang problema? Bakit ganyan yung response ng system unit niya? So, okay guys. So, pag mga ganong instances, yun nga, nakita nyo naman, on and off siya, on and off siya. So, ang history kasi nito guys, before siya mag-upgrade ng graphic cards, eh, working smoothly naman yung kanyang unit. So, ang unang-unang isolation or troubleshooting na gagawin ni Kuya Thonz is process of elimination. So, ano bang dinagdag niya sa kanyang unit? Diba? Etong graphic cards. So, susubukan muna ni Kuya Thonz na tanggalin ang graphic card. And then, ibubut natin siya using built-in display or yung VGA ng motherboard. Okay? Kalasin ko lang yung sa kanyang video card and then, tetestingin natin siya ulit. A few moments later. So, okay guys, natanggal na ni Kuya Thonz yung ganyang video card. So, ang video card pala niya is, if I'm not mistaken, ano to? Asus Strix GTX 1050 Ti. Strix 1050 Ti. So, dual fan. So, okay guys, as I mentioned a while ago, ayaw niyang mag-boot sa bagong video card niya. So, ang gagawin na troubleshooting ni Kuya Thonz is connect ko muna siya sa built-in VGA niya and then check natin kung magagana ba siya. So, okay. Power on. So, as you can see, nag-power on naman and then doon ang display. May monitor ako doon. So, kanina nag-on and off siya. On and off siya. So, I think same case. So, meaning, pag ganitong issue, meaning, walang issue yung video card. Kasi, tinanggal na natin yung video card, pero, ganun pa din siya. So, next thing to do, next thing na i-eliminate ni Kuya Thonz is, che-check ko yung mga memory RAMs. Okay? Sa ngayon kasi, ang mga naka-install na memory RAMs niya, is 4, bali 4 RAMs. Ayan. So kung mapapansin nyo, 4 na RAMs yung naka-install sa kanya. So ang gagawin ni Kuya Thonz is, yun nga, dahil nasa process of elimination tayo, tatry muna ni Kuya Thonz na single stick or dual stick. Okay? So, magbabawas muna ako ng RAMs and then update ko kayo ulit. A few moments later. So, ayan guys, update lang. Tinanggal ko muna yung dalawang memory RAM. Kasi, apat na RAMs nga yung naka-install sa kanya. So, tinanggal ko muna ang 3 and 4. So, ang naka-install ngayon is dalawa, which is nakalagay sa 1 and 2. So, again, process of elimination. Nagbawas ako ng RAMs. Then, check again. Power on. So, nag-up naman siya. Then, waiting sa display. Mukhang wala pa din, guys. So, same scenario. On and off, on and off. So, again, guys. Tatry ko naman. Bago ko pala ilagay ito, tatry ko muna yung currently installed na RAMs, ililipat ko siya sa 3 and 4. Kasi nasa slot 1 and 2 siya, so lipat ko muna sa 3 and 4. So guys, update again. So kanina, yung mga memory RAMs niya nasa slot 1 and 2. So nilipat ko siya ngayon sa slot 3 and 4. And then let's try again. Oops. Power on. Mukhang negative pa din siya, guys. Okay. So, ayan. Namatay na naman. So, next thing to do is, ayaw niyang gumana sa dual RAM. So, ang gagawin nito, Kuya Thonz, is magsisingle stick muna ako and then try natin lahat yung 4 na RAM slot. Tingnan natin kung saan siya gagana. Much later. So,
Ayun guys, mukhang na huli na ni Kuya Thonz kung ano ang problema. So yun nga, sabi ko kanina, ayaw niyang gumana sa dual rams. So ang ginawa ni Kuya Thonz is nagtry ako ng single stick muna. So a while ago, linagay ko yung isang ram sa ram slot 1, hindi siya gumana. So nag-skip tayo, linagay ko dun sa ram slot 2, and then fortunately, gumana siya. But then, unfortunately, nag-preparing automatic repair siya. Aww. So, it comes to this part because I believe na-try niya na itong i-troubleshoot on his own. So, bali, sa kaka-restart niya, sa kaka-on and off niya, that's why nagka-pause error siya ng preparing automatic repair. So, hindi lang yun, pansin ko, nag-hang na din siya. So, walang response. And then again, try ko yung ibang RAMs kasi yung isang RAM nga, yun nga, sabi ko nga, gumana siya sa single stick. So, ibabalik ko itong mga RAMs niya, one RAM at a time. And then, titingnan natin kung magbuboot siya o hindi. Okay guys, so update ko kayo ulit. Magta-try ako, mag-a-add ako ng tig isang RAM muna and then update ko kayo ulit. So, ayun na nga guys. Ayun na nga yung sinasabi ko. So, 2 out of 4 RAMs, yung dalawa gumagana na. Currently, naka-install siya sa RAM slot 1 and 2. So, naka-install yung mga RAMs niya sa slot 1 and 2. So, fortunately, gumana na siya. Nasa BIOS setup na ako. So, try kong i-restart and then tingnan natin kung lalabas pa rin yung kanina, yung automatic repair. Ayan, so nag-restart lang siya guys. So, ayan na. So, I think magtutuloy-tuloy na to. Pero may natitira pa akong dalawang RAMs which is hindi pa natin nilalagay. So, tingnan natin ang kanyang response. By the way, yung mga RAMs pala niya, DDR3 pa. So, medyo pa-phase out na din yung mga to. Pero, worth it pa naman. Ayun, to skip this checking press. So, skip muna natin yung this checking niya. And then, tingnan ko lang muna siya kung maglo-load siya sa kanyang OS. Or yung sa kanyang Windows. Yun. So, it's a good sign guys. Nag-welcome na si Windows. So, ayun na nga, napagana na ni Kuya Thonz. So, meron pa tayong dalawang natitirang RAMs. So, again, try ko muna ilagay yung isa and then update ko kayo kung magtutuloy-tuloy na. And hopefully, sana magtuloy-tuloy na. A few moments later. So, update lang guys. 3 out of 4 RAMs gumagana na. So, isa na lang ang natitira. So, ayan. So, na bubuo ko na ang magiging final assessment ko dito sa unit na to. So, again guys, let's go for the last RAM. Hopefully, gumana na at magtuloy-tuloy na. So, again, update ko kayo. Salpak ko lang tong last RAM and then hopefully, okay na. Much later. Okay. Okay guys, so installed na yung pang-apat na RAM. This is the moment of truth. Check it out, guys. Powering it on. Ako po. Show me. Give me a good sign, guys. Yun! So, boom, guys. So, again, all RAMs are installed and then nag-up na yung ating system unit. So may last pa tayo guys, yung kanyang video card. So eto na lang ang pinaka last na hindi pa na ibabalik. So yun guys, as proven, nag-up na siya. So update ko kayo ulit, sasalpak na ni Kuya Thonz to and then hopefully, gumana na and returns. So again guys, balitaan ko kayo in a few minutes. Lagay ko lang to.
So guys, ito talaga ang moment of truth. All components were installed back. So let's do the last test. Papasa kaya or hindi? It's up to you guys. Kayo ang witness kung anong naging output ng kanyang system unit. So let's begin. Power on. Powering it up. Give me a good sign. Nga pala guys, kanina gumamit tayo ng VGA kasi walang VGA yung kanyang graphic card. Kaya gumamit ako ng HDMI. Nag-power on ang aking keyboard. So ayun guys, nag-power up na. So all components were installed back. Video card and yung mga RAMs. So luckily and fortunately, ayan, nagka-display na tayo. So I believe hindi pa naka-install yung driver ng video card niya dahil sabi nga niya kakabili lang niya, and then second hand din pala tong video card na to. So to verify and to double check, punta lang tayo dito sa DX Diag. Ayan ha, another tip yan guys, shortcut yan ng diagnostic. So ayan, sa diagnostic tool niya. So para malaman natin kung installed ang kanyang video card, punta lang tayo dito sa display. So yun na nga. Yun na nga ang sinasabi ni Kuya Thonz. So Microsoft Basic Display Adapter lang siya, and then standard display types. So nag-install ang kanyang video card by default. So yun nga, na-detect niya yung chip type niya is NVIDIA or NVIDIA. But overall, yung full power or full capability ng kanyang video card is hindi naka-install. So again, that's another story, pero the download na lang ni Kuya Thonz ang correct driver nito para tuloy-tuloy ang kanyang paglalaro. So mga ka-PC guides, before I end this video, sasabihin lang ni Kuya Thonz ang naging solution niya sa issue na ito. So yun nga, unang-una ang suspect ko is yung video card. Dahil yun lang yung bagong nadagdag sa kanyang system unit. So upon installing the video card, same scenario. So the next thing to do na ginawa ni Kuya Thonz is mag-mini-mini-mini mo sa kanyang mga memory RAMs. Kidding aside. So ang ginawa ni Kuya Thonz, reconnection ng mga memory RAMs and at the same time, proper channeling ng mga RAM slot niya. So kung ayaw niyang gumana sa 4 stick na RAMs, ginawa ni Kuya Thonz, nag-eliminate, nag-try ng dual RAMs, and then napunta tayo hanggang single RAM na lang, and then so on and so forth. So yun guys, gumana siya. So yun nga, parang ang talagang naging issue nito is yun nga, nagpapareconnect lang yung mga memory RAMs niya dahil 4 RAMs stick ang naka-installed. So dahil may katagalan na din siguro ang unit, so ang ginawa lang ni Kuya Thonz is reconnection and proper channeling ng mga RAM. So I hope nasundan niyo yun guys. Maraming salamat. Okay guys, so ayun, mission accomplished. So yun nga, hindi naman kumakain ng kanin yan. So again guys, case was solved. Maraming salamat guys. Sana may natutunan na naman kayo sa aking video tutorial. So sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe guys, kindly subscribe to my YouTube channel, Kuya Thonz PC Guides. Paki-click nyo po yung notification bell para every time na maglabas ako ng mga video tutorials or mga video uploads, lagi po kayong nanonotify. And again guys, maraming salamat. Happy New Year, take care, and God bless.